Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang buhay na tinatahak sa mundong ito. Araw-araw, iba-iba ang nangyayari. Araw-araw, iba-iba ang buhay. Dito sa India, bilang isang mother, ito ang aking buhay. Pagsikat ng araw at pagtilaok ng manok, tayo ay gumigising. Simula ng ating buhay, nag-aalarm ang orasan, naghahanda sa panibagong buhay na ating tatahakin sa araw na ito. Kailangan munang magtupi ng ating hinigaan, pumunta sa banyo, at siyempre, simula ng pag-aayos. Kailangan gising ko ang aking anak. Ang unang pagtawag. 7:10. Nandito na dito ang ating morning routine. Siyempre, bago magsimula sa araw na to, kailangan muna natin ayusin ang ating sarili kahit na medyo maghagard tayo later on. So, yan ang aking morning routine. Shanti, it's early. It's morning already. 7:10. Shanti. Kailangan buksan natin ang ating mga bintana upang dumating ang biyaya. Pero sa totoo lang, para magkaroon ng air circulation. At umpisa na ng pag-prepare ng ating breakfast ng aking anak. Simple lang naman ang breakfast namin sa umaga. Gatas at oats para sa aking anak. At meron ding sausage. Ayan ang kanyang oats na nilalagyan ko ng honey. Napaka-conscious kasi ng anak ko. Physically fit siya dahil nag-gym. So ayan, pagkatapos ng gatas, pumunta muna ako sa laundry area habang nakasalang ang oats niya. So, kailangan kong maglaba habang nakasalang para multitasking, sabi nga nila. Hindi nasasayang ang oras sa ating mga mother na housekeeper or housewife, di ba? So yan, continue pa rin ako sa pagluluto. Kaya na ang sausage, tapos na siya. Nahango ko na sa... kasi luto na siya, di ba? So ang susunod naman dyan ay ang kanyang poached egg. So kaya, nilalagyan ko na siya ng vinegar. So ang poached egg ay kailangan vinegar. Poached egg or nilagang itlog, in short. So ayan na ang kanyang poached egg. Hinahango ko na siya. At lastly, ang kanyang chapati. Isang chapati lang naman ang kanyang hinihingi. Ayan na, at prepare na ang kanyang breakfast. Nakita nyo ang kanyang oats, sausage, poached egg, at saka kanyang chapati. At pagtapos na ang ating nilalabhan, syempre, kailangan tignan. Kailangan nagsalang uli ng panibagong labahin. So, ayan, kailangan ko rin tupiin ang pinaghigaan ng anak ko at ang bed. Ngayon naman, ako'y iinom ng 1 litrong tubig on an empty stomach. Yan ang aking daily routine at hindi ko kinakalimutan yan. Maganda siyang water therapy para sa ating digestion. At i-check ko uli. Ayan, tapos na ang aking lalabhan. Lalabas ko na yan. Ngayon, kailangan ko ng pakainin ng aking anak. Dahil naka-prepare na siya to go to school. Ayan ang kanyang uniform. So, dito sa India, kailangan pagsilbihan mo muna, lalo na paglalaki. Yan ang nakagawian dito. Ang aking anak, tuloy ang trabaho ng gawin ng bahay.
Tapos maglaba at magsampay, kailangan ko naman initin ang aking almusal. Usually, tinapay lang naman ang aking inaalmusal. Either may palamang cheese, sausage, or peanut butter. Yun lang naman, simple lang ang aking almusal. Pero ito ay lagi may katambal ng Horlicks for strong bones. Patuloy pa rin tayong magtatrabaho sa araw na ito gaya ng paghugas ng pinggan dahil katatapos lang ng ating almusal at ng ating anak ay umalis na. So, pagkatapos ko mag-almusal, ito ang aking pinagkakalibangan. Ito ang kasama ko sa maghapong wala ang aking anak, ang aking dalawang fur babies na si Bob and Angel. Napakabait ng aking fur babies, kaya sila yung parating kasama ko. Sila ang aking bantay, kumbaga. At syempre, dahil sila ang aking fur babies, kailangan nating linisin ang kanilang lugar. Itong back area namin ang kanilang pinaka-place para may freedom sila. So ngayon, pagpapatuloy pa rin natin at kailangan ko na linisin or walisin ang kapaligiran. Usually sa harapan ng bahay namin may tigalinis. Kaya sa likuran namin ako ay nagwawalis dahil hindi makapasok ang aming house helper dahil sa aming aso. So yan, patuloy pa rin tayong magwawalis. At pagkatapos ko magwalis, so papasok na naman ako sa loob ng aking bahay. At panibagong trabaho na naman ang gagawin. Actually, alas 10 na ng umaga at tayo magluluto na ng parang pananghalian. Kailangan ko nang magluto at iyan, gulay ang aking lulutuin para sa aking pananghalian nitong araw na to. Ako'y mahilig sa gulay, hindi ako masyadong mahilig sa karne. Kaya, mostly, gulay ang niluluto ko. Chop suey, kumbaga. Ngayon, ito naman ay piniritong isda. Piniritong hasa-hasa ang aking ulam sa araw na to. At ito ang sinae. Nalagyan ko muna siya ng asin at syempre, pag kumulo na ang tubig, ilalagay ko na ang kanin. Rice is life sa ating mga Pinay, diba? So, ito, kasama to sa pag-prepare ng aking pananghalian. Iyan ang tawag ay soya bean doon sa nilagyan ko ng tubig na mainit. At syempre, kailangan natin gayatin ang ating mga gulay. Dahil nga, mixed vegetables lang naman ang aking kailang kakainin with soya bean. You know, yung dried soya bean na pinakita ko sa inyo. At syempre, kailangan na natin siyang igisa at prituhin ang isda. Ayan ang aking isda. Hasa-hasa or mackerel ang aking biniprito dyan. Yan ang isa sa favorite kong isda kasi yan ang available dito. Minsan, galunggong or tawag or sardinas. So, yan magigisa na ako habang ayun, nagluluto. Kailangan natin magluluto ng aking pananghalian. Etong niluluto ko ay aking pananghalian kasi hindi naman nag-lunch dito ang anak ko. Sa school siya nag-lunch. So, ayan. Actually, ito, minamarinate ko na yung chicken ng anak ko. This is for his dinner. At magsisimula na tayong maglinis ng bahay dahil half day na, alas 12 na ng hapon yan. Tapos na natin lutuin ang ating pananghalian. Kaya, ayan, kailangan na maglinis, magwalis, at ngayon magmamap naman. Yan ang ating gawain araw-araw. Araw-araw kong nililinis ang aking bahay dahil hindi maganda ang aking pakiramdam kapag hindi ko nililinisan ang aking bahay. At syempre, kailangan din linisan ang ating likod bahay dahil diba dyan nga nakatira ang aming dalawang aso. So, yun na. So, it's already half of the day here in Kerala, India. And the time is 12:30 to be exact. So, we finish most of the work, our work as a housewife here in Kerala, a Pinay housewife here in Kerala, India. So, it's time for us to take bath. Honestly, I used to eat lunch at 1 o'clock. So, it's time for me to take bath. Look at my face. It's a little bit haggard now. And it's actually sweating a lot. I sweat a lot while cooking, while cleaning. So, now it's time for us to do our hair oil session, hair oil routine. Amazing! Because, you know, we're having a bit of hair fall here in Kerala, India. So, that's it. Enough oil in my hair. And then, I will just, you know, put it at least within 30 minutes. While cleaning the bathroom, before I take bath actually, I clean the bathroom.
clean the bathroom, and then that's it. It stays in my hair. This hair oil still stays in my hair. So it's time for me to take bath, guys. I feel so untidy now. So I feel so different. Time for me. So see you later, guys. We'll be back. This is day in my life here in Kerala, India, as a Pinay housewife. Pinay housewife. See you later, guys. Yan, we just finished our taking bath. No, we look so fresh now. Amazing! After, you know, half day of tiring day household work here in India, in Kerala, India. So it's time for us to have lunch. It's already 1:20 in the afternoon here in Kerala, India. So let's have lunch. Ayan, lunch time is finished. Now it's siesta time. Actually, I don't really much, sleeping in that afternoon, because if I sleep in the afternoon, then I will not be able to sleep in the night. So what I do in the afternoon, sometimes if I feel sleepy, then I will do the nap time in the afternoon. Even when I was young, I don't get used to doing a nap time in the afternoon. So what I do usually is to check my social media, and then edit. Amazing! Of course, we're a vlogger, so we have to edit. So, and I wanted to inform you guys that we are already 1K followers in Facebook, our Facebook account. So I'm really glad that, you know, guys, you're still following me. But, you know, if you're still not yet my follower in Facebook account, in my Facebook account, same thing, Vibre by Anna, just follow us. And also, please don't forget to like our videos, our previous videos, and these videos also, please like, don't forget to like and share, and subscribe also in our channel, in our YouTube channel. So I'm gonna start editing now, so we'll be back, guys, because I'm gonna check first my social media and then my editing. Okay, see you later, guys. It's already 1:45 here in Kerala, India. Pagkatapos ng konting pahinga at editing ng ating mga video, balik trabaho ulit tayo. Siyempre, kailangan nating tanggalin ang ating mga sampay at dalhin sa loob ng bahay. At pagkatapos ay kailangan na natin itong tupiin, kasi hindi matatapos ang ating trabaho sa araw na ito kapag hindi natin tinupi or inayos ang ating mga damit na nilabhan. Kaya eto na ang uniform ng aking anak. At ito na ang pagtutupi ko. Yan, ganyan ang mga gawain ng mga Pilipina. Kailangan tupiin ang mga damit. Hindi po pwedeng hindi tupiin. Otherwise, papaluin tayo ng mga nanay natin pag hindi tayo nag-ayos. Diba? So now it's actually 6:30 PM here in Kerala, India. So it's now time for me to cook my son's dinner. Chapatis for him also. This is a packet chapati. It's a half cup chapati that I can buy. I don't usually make this chapati because it's quite difficult to make chapati nowadays. Anyway, there's already ready-made chapati like this. So why do I have to make myself make it so difficult? You know, I'm not that much expert in Indian food. So this one is better. Or sometimes there is like chapati company here in our place. So I buy it. I ask him to buy it sometimes, you know, in a daily basis. Now let's start with the chapati. Okay. We finish making the chapati, this chapati. So I will just reheat my food. Thank you.
something sweet. Siyempre, pagkatapos ng dinner time, maghugas ng pinggan at eto na, kailangan natin mag-evening routine, maghilamos at mag-toothbrush bago tayo matulog. Siyempre, yan ang kailangan natin gawin para hindi masira ang ating mga ngipin. Amazing! Dapat itong natin gawin araw-araw bago tayo matulog at para maging maayos ang ating pagtulog. Fresh pa rin kahit na tayo matutulog. Ayan ang aking evening routine. Amazing! Siyempre, sa morning, kailangan maglagay ng mga facial skincare natin or ating skincare routine na tinatawag. So, sa gabi, kailangan din may skincare routine tayo. At naglalagay ako ng oil dyan sa aking mga hita. Amazing! So, ayan, ako'y hihiga na at matutulog na kami ng anak ko. Actually, hindi ko na ipakita ang anak ko dahil mahihiyain ko sa video talaga. Ayaw niya. Nakaharap siya sa akin. Good night, everyone. Thank you so much. Thank you for watching. God bless. Stay safe. Sorry, SDJ.